sila mga laking ano yan, nilalang. Paano natin masabi? Yung pakpak daw ni Anghel Gabriel, sabi ng propeta sa lang, yung pakpak daw niya, yung isang pakpak ha, eh kaya, yung isang dahon, yung isang ano lang, balahibo, ano ba yan, eh matakpan na daw yung earth na to. Napakalaki, di ba? Halimbawa, yung anghel na nagdadala ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Lagi na nababanggit yan. No? No, pag binagsak mo yung bato mula sa tainga hanggang dito sa balikat, abuti ng 70 years bago ma... Napakalaki. Hindi natin masukat, no? Kung gaano ka mga dakila yung mga nilalang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya sabi dito, humul alimun gaibi. Sila yung mga nilalang na hindi natin nakikita sa daigdig nito, sa mundong ito. Khalaqahumullahu min nur. No? At nilikha sila ng Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang nur, liwanag. Yuti'un Allah wala ya'su. Wala ya sunun. No? Yuti'un Allah ay sinusunod nila ang mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila sumusuway. Lahum arwahun. No? Dito yung mualif, yung author ng libro ay parang sinasabi niya ito yung mga katangian ng mga anghel, no? Ng anghel ay sila yung mga alimul gaib na hindi mga nilalang na hindi natin nakikita sa mundo. Yung mga anghel sila yung mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa liwanag. Yung mga anghel, yung trabaho lang nila is sundin ang mga pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila tatanggi dito. Lahum arwah, meron silang mga arwah, ruh. Meron silang mga espiritu, no? Ruhun, ruhul kudus. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, banal na espiritu. Wa ajasad, na meron daw silang katawan. So, ito yung anghel. Ito yung definition ng anghel. Ja'ilil malaikati rusulan ulil ajanahin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ja'il, no, ginawa niya ang mga anghel na rusulan, na mga sugo, ajniha, na meron silang mga pakpak, dalawahan, tatluhan, apatan na pakpak, yazidu fil khalqi ma yasha, no? At dinadaragdag ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano man ang naisin niya. So yung mga anghel daw, meron silang mga pakpak. May mga katawan, may mga pakpak mula sa dalawa, tatlo, apat o ilan ang naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ukul wal kulub. Meron silang pag-iisip, no? At meron silang mga puso. Hatta idha furi'a an kulubihim qalu madha qala rabbukum, no? Ito yung dalil natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag nawala na ang kanilang takot, no? Hatta idha furi'a an kulubihim, no? Kapag nawala na ang kanilang takot, kulubihim qalu madha qala rabbukum, no? Sabi nila, anong sabi? Kapag nawala ng kanilang takot, ay kanilang mga puso ay pagtatanungan. No? So, ano ang sinasabi ng inyong Panginoon? Nu'minu bihim, wa bima alamana Allahu min asma'ihim. No? So, anong gagawin natin? Kailangan natin maniwala. Nu'minu bihim. Kailangan natin maniwala na merong anghel. Yun yung gawin natin. Wa bima alamana Allahu min asma'ihim. At sa mga pinaalam sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanilang mga pangalan. Ano ba yung mga anghel na pinangalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sino yun? Jibril. Ismail.
Ha? Israfil? Kiraman Kadibin? Mikael at sa mga iba pa na nabanggit sa sunnah at saka hadith. Oo, yung si Malik, si Ridwan. Marami pa. Maraming mga pinangalanan ng Allah o ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu'minu bihim. Kailangan nating maniwala. Bakit? Kung ang isang Muslim hindi naniniwala sa mga anghel, eh may kulang. May kulang sa kanyang pananampalataya. May kulang sa kanyang pananampalataya. Ganun din. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At hindi nila, no, hindi nila tinatanggi kung ano ang pinag-utos ng kanilang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. At ginagawa nila kung ano ang pinag-utos nila. So, ang mga anghel, nilikha lang sila para sundin ang mga pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So wala silang free will, hindi katulad sa atin. Na may free will tayo, may freedom tayo, no? Halimbawa, kung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsala kayo ng limang beses isang araw, ay nasa tao na yan kung sundin niya o hindi. Pero yung mga anghel po, ay kailangan nilang sundin yun. Kailangan nilang sundin yun. Kasi yung iman, yung pananampalataya, yung paniniwala, yung iman ng mga anghel, gaya na sinabi ko sa inyo dati, ay laging tumataas, hindi bumababa. I mean, nasa steady lang. Hindi siya tumataas, hindi bumababa, steady lang. No, taliwas sa atin na bumaba, tumataas at saka bumababa. Tumataas siya kapag gumawa tayo ng pagsunod. Bumababa naman kapag gumawa tayo ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung mga anghel, hindi sila, hindi steady lang ang kanilang iman. Kasi nga, ganyan sila nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amalihim, no? At yung mga gawain nila, sinabi nito, binagbigay ng halimbawa, hamalatul arsh, no? Yung mga nagbibit-bit, yung mga kakarga ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhbar allati ja'at anhum ijmalan wa tafsila. At sa mga balitang dumadating hinggil sa kanila, atin itong paniwalaan ng pangkahalatang pananaw, no? So kung ano man yung mga balita patungkol sa mga anghel, no? Pangkalatang pananaw man ito o hindi, ay kailangan natin itong paniwalaan. So ito yung stand natin bilang Muslim. Pag Muslim ka, kailangan maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, maniwala sa mga anghel na sila ay hindi man sila natin nakikita, pero sila ay totoo, no? So yun yung paniwala natin. Pangatlo, ar-rukn ath-thalith, no? Al-iman bil kutub, no? Ang paniwala sa mga kutub, mga aklat na binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano yung mga libro na yon? So merong ilan? Apat, lima? Lima. So, itong mga libro nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Naniniwala tayo na mayroong pinadala ang Allah subhanahu o binaba ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga libro. Pero yung mga libro na sa panahon natin ngayon ay hindi na yung mga libro na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung halimbawa? Halimbawa, yung Old Testament. Kanino yan? Taurah. At saka yung ang Injil, o which is yung New Testament Bible, o Holy Bible na tinatawag sa Arabic ngayon na Al-Kitabul Muqaddis. Muqaddas, o yun. Holy Bible.
Sabi dito, yajibu an nu'minu bi annaha kalamullah hakikatan la majazan. No? Mararapat, wajib sa atin na mananampalataya o maniwala tayo na yung mga kasulatan na yaon ay totoo na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi haka-haka lamang. No? Pero yung mga libro na nabagito na nasa kamay ng mga Hudyo at Kristiyano ngayon ay hindi na yung libro na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi marami ng pagbabago dyan. No? Mga version. Maraming version. Tsaka wala na, hindi na tayo, hindi na sure kung authenticate pa ba yan. No? Kasi nga marami ng pagbabago o mga sulat na dinagdag sa libro na yan. Maliban na lamang sa Quran. No? Yung Quran na pinadala kay Sugug Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay hindi na bago. Simula nung pagkababa niya, pagkabuo niya hanggang sa panahon natin ngayon ay hindi ito bago. Bakit? Kasi mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang nagsabi na siya ang mangalaga ng libro na ito. No? No? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inna nazzalna al-Qur'ana. No? Ano yun? Wa inna lahu lahafidun. No? Na kami yung nagbaba ng Quran na ito, ng libro na ito, ang Quran, at kami yung mag-aalaga dito. So sabi dito, wa anna Allah anzala ma kulli rasulin kitaban. Na tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpababa o nagbaba ng mga libro sa bawat propeta. Wa nu'minu biha, no? At tayo ay maniwala tayo doon. Wa bima akhbarana Allahu min asma'iha wa akhbariha wa ahkamiha ijmalan wa tafsilan, no? Maniwala tayo sa mga binalita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala min asma'iha, no? Sa mga pangalan ng mga libro na yun, wa akhbariha, at sa mga balita sa napapulob sa libro na yun, wa ahkamiha, at sa mga batas ng mga libro na yun, ijmalan wa tafsilan, no? Malam tunsak, no? Ano ibig sabihin? Malam tunsak, no? Nung hindi pa napapalitan, no? Yung mga libro dati na hindi pa na papalitan o hindi pa nababago, ay maniwala tayo doon na ito ay kalamullah, ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu anna al-Qur'an nasikun li jami'i ma qablahu min kutubin, no? At maniniwala tayo na itong Quran daw, itong hawak natin na Quran ngayon, ay ito yung nasikh. Ano yung nasikh? Ito yung kapalit, no? O pagpawalang bisa sa mga lahat ng libro na nauna sa mula, nauna kay sa Quran. Kumbaga ito yung kapalit. Kung ano yung nakalagay sa Quran sa mga libro dati, no? Na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kapalit niya yung Quran. At lahat ng mga patungkol doon sa libro niya ay nasa Quran na. Kasi nga, kinumpleto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyon niya sa nasyon na ito, nasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung mga libro na yun, yung Torah, yung Injil, Zabur, at saka yung Suhuf Ibrahim. Apat, panglima yung Quran. So yung Torah, isa, Injil, pangalawa, Zabur, pangtatlo, Suhuf Ibrahim, pangapat, at saka Quran. Suhuf Ibrahim at saka yung Musa. So yung po ang Imanu bil Kutub. Inshallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siguro hanggang dito lang tayo, no? Kasi medyo mahababa din to. At para sa next week ay matapos natin ang pangawalang antas ng usul thalatha. So inshallah ay papasok natin yung
next week al-ihsan naman. So dito lang tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kulo ko lihada, subhanaka la bihamdik, syadu alla ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.